Saan man panig ng mundo, mapa Pilipinas o mapa ibang bansa, ay walang unang ibang magnanais ng kapayapaan kundi ang ating mga kasundaluhan at kapulisan, maging na rin ang nasa hukbong pandagat at himpapawid. Kaya naman isang buhay na bayani ang tampok natin ngayon. Ating saluduhan ang kabayanihan ni Lieutenant General Cirilito Sobejana ng Philippine Army, isang sundalo na tumanggap ng pinakamataas na parangal mula sa Armed Forces of the Philippines at ito ang Medal of Valor bilang pagkilala sa natatanging kabayanihan nito na ginawa sa ating bansa. Ang ating biday ipinanganak noong July 31, 1965 sa Sambuanguita, Negros Oriental at nakapagtapos noong 1987 sa Philippine Military Academy. Bilang isang sundalo ay ninais niya na mas madagdagan pa ang kanyang husay sa larangan ng pakikipaglaban kaya naman pumasok din siya bilang isang musang o scout ranger. Hindi naman siya nabigo dahil natapos nga niya ang isang napakahirap na training course mula dito. Taong 1995, noong ma-promote siya bilang kapitan at dito nga, magsisimulang makilala ang kabayanihan ng ating bida. January 13, 1995, habang kasalukuyang nagpapahinga ang grupo ng Noy Captain na si Cirilito Sobejana sa kanilang istasyon sa Isabela City sa Basilan, ay may isang bata na edad 9 na taong gulang ang lumapit sa kanya at sinabing meron siyang nakitang humigit kumulang 20 armadong kalalakihan ang kasalukuyang nag-a-unload o nagbababa ng mga gamit sa isang sapa na hindi masyadong kalayuan mula sa kanilang kinaroroonan. Agad namang pinakinggan ni Captain Sobejana ang bata, hindi na siya nagsayang pa ng oras at kasama ang kanyang grupo ay agad silang gumawa ng plano para sa surpresang pag-atake na gagawin nila. Kasama ang 16 na scout ranger at 2 kafko ay agad nilang tinungo ang sitio Sweet Jackal Mataraling sa Basilan kung saan ang lokasyon ng mga armadong lalaki na itinuro ng bata. Alas 2 ng hapon nang marating nga nila ang lugar at napag-alaman nga nila na totoo ang kwento ng bata. Agad silang pumuesto sa malapitan at bago pa man sila mapansin ng mga ito ay agad na nilang isinagawa ang laging plano nilang surpresang pag-atake sa kanila na humantong nga sa mainit na labanan. Subalit ang inakala nilang maliit na bilang ng grupo na naroon ay isa palang malaking pagkakamali. Sa kalagitnaan kasi ng mainit na bakbakan ay biglang dumating ang malaking grupo ng mga Abu Sayyaf na tinatayang umabot sa 150 na pinamumunuan ni Abu Darajak Janjalani. Dahil nga sa ilan lamang sila ay nahirapan umano sila ngunit ganun pa man ay hindi sila nagpatinag sa dami ng mga ito pero alam ng kapitan na sobrang alanganin ang kanilang sitwasyon. Dahil sa malapit ang palitan ng putok ay unti-unting nababawasan ang kanyang mga tauhan. 5 sa kanyang hanay ang tinamaan na ng balang ngunit pilit nilang hinila ang mga ito para itago sa mga puno at para hindi tuluyang makuha ng mga bandido dahil ayaw nilang matulad ang mga ito sa nangyari sa 2 nilang kasamahan na pinugutan ng ulo. Makalipas ang 2 oras na mainit na palitan ng putok ay nadaplisan ng bahagya ng bala ang kanyang mukha. Ito ay noong subukan niyang kunin ang radyo ng nasa kanyang kasama upang humingi sana ng tulong o reinforcement. Subalit hindi pa rin ito pinanghinaan ng loob at nakipagpalitan pa rin ng putok pero sa 2 pagkakataon ay tinamaan ang kanyang kanang braso ng isang M16 rifle na halos ikawasak na ng buong braso nito. Sa kanyang paglalarawan ay halos balat na lamang ang nakakapit kaya para hindi tuluyang matanggal ang braso nito ay kinagat niya ang kanyang kanang kinlalaki bilang suporta. Patuloy naman ang kalaban sa pag-atake sa kanila. Subalit ganun man ang nangyari sa kanya ay pinilit pa rin niyang matulungan ang kanyang mga kasamahan sa kabila ng sakit na kanyang iniinda. Gamit ang kanyang kaliwang kamay ay nakipagsabayan pa rin ito. Tila ba wala sa kanyang bokabularyo ng mga oras na yon ang salitang sumuko sapagkat alam niya sa kanyang sarili na noong nanumpa ito ay ipinangakong maging kapalitman ng kanyang buhay ay handa itong ialay para sa bayan. Dahil sa kanyang ginawa ay lalo pang nabuhayan ang kanyang mga kasama at sa kabila ng malubha niyang sugat ay nakuha pa rin niyang umikot isa-isa sa mga tao niyang sugatan. Dahil sa gustuhan niyang maprotektahan ang mga ito ay nagawa pa niyang lumaban na mag-isa ng halos 1 oras pa hanggang sa dumating ang kanilang reinforcement ng mga scout ranger sa pangunguna naman ni Colonel Rusty Aguila. Nang dumating nga ang mga ito ay tila ba nabahagang buntot ng kanilang mga kalaban. Unti-unti silang nag-withdraw o umatras para takasan ang mga nanggagalaiting musang. Matapos humupa ang mainit na labanan ay kaagad na isinakay sa eroplano ang 7 nasawi na kanilang mga kasamahan at 9 na sugatan kasama na si Captain Sobejana na nooy kagat-kagat pa rin ang kanang hinlalaki upang hindi maglaylay at hindi tuluyang matanggal ang braso. Sa hari naman ng mga kalaban ay nakita ang 30 katawan ng mga Abu Sayyaf na wala ng buhay. Ayon kay Captain Sobejana ay isang divine intervention umano
Dahil sa dami ng kanilang laging kalaban ay milagro manong nabuhay pa sila. Ang pangyayaring ito ang nagdala sa kanya upang magawaran siya ng Medal of Valor na siyang pinakamataas na parangal na ginagawad sa militar sa pangunguna ni Renato de Villa na nooy Secretary of Defense at muling kinilala ni Pangulong Fidel B. Ramos noong ika-61st anniversary ng AFP sa Camp Aguinaldo, Quezon City noong December 21, 1996. Siya rin umano ang kauna-unahang pinayagan at nag-iisang sundalo na maaaring sumaludo gamit ang kaliwang kamay. Sa laki kasi ng pinsala sa kanyang braso ay halos maputol ito. Sumailalim siya sa halos siyam na reconstructive surgery sa Estados Unidos, huwag lamang matanggal sapagkat anya ay gusto pa niyang maglingkod sa bayan. Matapos magpagaling ay kagad bumalik ng bansa si Captain Subihana. May singit ko lang pala saglit ano, gusto ko lang ipakilala sa inyo ang isa pang game app na pwede mong pagkakitaan habang nagre-relax sa paglalaro. Ito ay walang iba kundi ang Eagle Game. Ganito lang yan ano, una ay i-download mo lang ang app na ito sa pamamagitan ng link na ilalagay ko sa description at comment section ng video nito. Pagka-download mo ay i-open mo na kaagad, mag-register sa pamamagitan ng iyong number, maglagay ng password at click mo yung OTP code. Pag nagawa mo lahat ay click register mo na at boom, magsimula ka ng maglaro at manalo. May mga exciting game dyan kagaya ng Dragon vs. Tiger, Color Game, God of Wealth, Tong Eats at marami pang iba. Siyempre pwede ka dyan mag-cash in. Click mo lang yung wallet at mamili lamang ng halaga na gusto mong ipasok. Pag okay na ay ilagay mo lang yung GCash number mo. Click mo yung OTP at send then bind. At siyempre pag gusto mo nang ilabas yung mga perang na panalunan mo, ay click mo lang yung withdraw. Ilagay mo kung magkano ang gusto mong ilabas. Ilagay mo din yung GCash number mo sabay click ng bind at withdraw. Ganoon lang kasimple kaya ano pang ginagawa mo. I-download mo na yan at sabay-sabay tayong maglaro at manalo. May dagdag na lang pala natin ano, si Captain General Cirilito Subihana na PMA graduate class of 87 ay isa ring paratrooper, isang trained scuba diver, company battalion commander unit ng scout ranger, commander ng civil military operation group na ngayon ay civil military regiment. Siya rin ang nanguna sa isinagawang matagumpay na rescue operation sa mag-asawang kinidnap ng grupong Abu Sayyaf na si Alan Ardor Hylons, isang British businessman at asawang Pilipina na si Wilma Hylons sa Tukuran, Sambuanga del Sur. Nagawaran din pala siya ng Legion of Honor at marami pang sarasaring plaque at award na natanggap sa kanyang iba't ibang husay na larangang napagtagumpayan. Nito nga lang August 2020 ay itinalaga siya bilang bagong chief ng Philippine Army. Noong March 2021 naman ay napromote siya bilang General ng Commission on Appointments at sa parehong taon ay nakuha niya ang ika-4th star bilang General. Si Lieutenant General Cirilito Subihana ay itinalaga na ika-55th Chief of Staff ng AFP o Armed Forces of the Philippines noong February 4, 2021 hanggang sa ika-31 ng July 2021 at kinalitan siya ni Lieutenant General Jose Faustino Jr. Sa kanyang talumpati ay nasabi niya na hindi lahat ng kasagutan ay bala upang makamit ang kapayapaan. Si General Subihana ay tahimik nang namumuhay ngayon sa kanyang hometown sa Sambuanga, Negros Oriental kasama ng kanyang may bahay na si Edna Subihana at ng kanyang mga anak. Nakakatuwang isipin na isa si General Lito Subihana na buhay na patotoo na hindi kailangang mamatay upang gawaran ng karangalan. Saludo po ang sambayan ng Pilipino General. At siguro ay dito na magtatapos ang video natin ngayong araw mga kaibigan. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, ay huwag niyo naman pong kalimutang mag-iwan ng isang like at subscribe. At tayo na nga hanggang dito na lang, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, agbyag!